Welcome back to the Land of Dawn para sa ating game number 2. Ladies and gentlemen, it's gonna be a battle between EVOS SG and Claw Esports. Paalala lang muna namin to mabilis. For Claw Esports, DJ for Atlas, KSO for this Farsa, Echo naman for this Balmond, loser. EX for this Lancelot, at Gina or Jaina for this Johed. Para naman sa EVOS SG, Soul dito for the Thams, Aeon for the Kufra, JPL sa kanyang Selena, Pokemon naman sa YSS, and Potato sa kanyang Cyclops, signature Cyclops para kay Potato. Kaibigan, siya nga hawak, siya yung Hilda kanina, sa mga hindi nakakalam, siya yung Hilda kanina na talaga namang nagpakita ang gilas sa ating game number 1. Tingnan natin sa game number 2 kung mararamdaman nga natin uli yung kanyang kalakasan, pero Aeon or Aeon lalaban dito kay KSO, nakakuha pa rin ng Lead Wanderer, so lalamang talaga yung Farsa dyan. Naku po, oo nga, no, na ano kaagad ha, nahaagawan, di naman siya, di naman intention na agawin eh, nakakuha pa mga besties, and for that, blue buff has been secured for both teams, pero si Pokemon medyo lamang na ng konti doon dahil may orange buff na siya, walang kailangan problemahin. So, recta-rotate ngayon ang EVOS SG, Kuya Herb, though... Invade. Uy, subotom na yun. Baka mag-invade pa yan. Pero uy, napakagandang ano nga nun, purify para madodge yung ejector dito na kanyang ibinigay. Nga din nakakita ko, napakalupit. Timing is everything, kumbaga. Pero eto na, wala nang buhay si JPL. Loser killed with that escape, okay na rin. Nako. Oy! Hindi papatalo! Hindi papatalo! Simple lang yun, ha? Gulat ako doon, ha? May gulat factor si Kuya Joed natin doon. Sidestep flicker in. Ayaw mga bagong ano yun. Matic kill, ganyan na yun. Pero soul dito, pinapakitaan. Pero pumapalag naman. Tignan yung second skill. Ang sakit, di ba? Yun yung sinabi ko sa inyo. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ang sakit kasi talaga ng ano, ng Balmond. Dahil na yung second skill niya. Pero uy, medyo mahirap nga naman yan. I-dodge mo yan, Eko. Maramdaman mo yung sakit. Pero KSO dito, nakabantay din sa top. Kuya Poppy, pero eto na, nako. Uy, yun nga lang. Oh. There's a post request for... I think Claw Esports yun. Oh, Claw Esports to. Oh, then. Kasi hindi gumagalaw siya na eh, si Farsa eh. Mm-hmm. And yung si Echo kanina, nakaramdam din kanina na parang uy, medyo nagiging problema. Gagank na nila yung Tamos dun eh. Nasa bush na ita, yung Farsa, kaso dumiretso pa. Lumabas pa yung kalahati ng katawan. Kalahati ng pakpak ng ibon niya lumabas, kaya nakita nakaramdam tuloy si Soul na may nagbabadyang panganib for the ano team ng EVOS SG dito. So maaga naman to, medyo nakakuha nga ng 1-0 agad yung Claw Esports eh. So this is the right time para makabawi nga naman dun sa nangyari ng game number 1. Pero ang mahirap kung ano, makakontra agad ng EVOS SG yan agad. Eto na, Kuya Herb, na-resume na agad ang laban din natin dito. Back to the ballgame. 1-0 lead pa rin nga pala tayo dito for the first time. Pero oops, naku po, si Echo with that ulti turnaround kill. Yun, nakita mo ba yun, Kuya Herb? Nako, that's the power of Balmond. Pero yun lang, there's a trade sa bottom lane. Grabe yung Balmond na yun, ha? May magic na tinatago. Sa bagay, mas malaki yung bawas na buhay sa'yo, mas malaking damage ng ulti niya. Tapos nakaano pa siya, Festival of Blood ngayon. So every single time na iikot siya, may spell bump na siya makukuha. 3% ata yun every kill. So talagang magiging malaki yun para sa kanya. And pag nabigyan niya, pero dito, unstoppable force na ibigay. Medyo it's a trap. Tatlo yung kanyang kalaban, pero may na-ejector pa rin dito. Patay na agad ang isang Johed sa bottom lane. Na real quick lang din yun. Bilis lang din gumante ng EVOS SG against this Claw Esports. Ito na, Turtle is now up. Nakita din si Aeon. Ako po, bawal magtagot. Magpanggap na damo with a feather airstrike din naman as well from KSO. Another one, ako po. Sundot patalikod. Lalaban pa din, ladies and gents. Flicker out para kay Aeon. Potato na, iwan na. Nako po, ang isang patatas, mamamatay, boom, double kill para kay Loser Kids. Sabi, umakit ka ng chimenea, magpalit ka ng patatas dito, nabigyan tuloy si Potato. Si Sarah, pati mo ng patatas. Ang chimenea. Mataan chimenea, babalit ka ng ano, patatas. Ito na, sa pero si Echo, ito si Soul tsaka si Echo. Ngayon ka pumalag, sabi ni Soul. Papalag naman eh, may kasama ka lang kanina eh. Madaya ka. Bang! Naku po, binagsakan na naman ng martilyo. Pero ito na naman ang kanyang mga kasama. Flicker out para kay Kuya Soul. Lalaban si Loser Kids. Pero no, may tower na rin naman eh. Mahirap na. Ingat-ingat na lang. It's better to be safe than sorry, Kuya Herb. Kasi negative nga naman pag tumaba lalo yung Lancelot. Diba? Yun yung ano, magsisilbing damager ng Claw Esports. Pag tumaba yun, dadashin-dashan lang sila dyan. Lahat sila kayang puntahan. And lahat sila kayang bigyan ng damage. Pero nasa liya, Potato dito, nagbibigay pa nga rin ng damage. Nakulong sa kanyang warp. Pero tingnan natin kung makakatakas nga ba. Nakulong ng bagya. Nilagay sa Rubik's Cube, mga besties. Pero eto na, hindi pa rin papatalo si Potato dito. Nakupo, ang patatas na balatan ng kutsilyo ni Lancelot. Patay.
6-3 ang ating score dito. 4 minutes into our game time. 1K gold lead in favor of Klo Esports. Sino si rin nagsisilbing si Sarah dito sa game number 2? Siya yung nagbabalat ng patatas. Siya yung binabalatan niya si Potato. Pero tingnan natin kung mabibigyan. Uy, Fatal Links, nag-connect naman dito. Tatlo, laban sa tatlo. Pero si Aeon, mukhang susugod pa rin naman. Pokemon, medyo masakit yung damage. Binatuhan ng Master Ball. Si ano, si KSO dito, naramdaman niya naman yung sakit. Nakita mo yun, Kuya Herb. Pag napabayaan yung Yi Sanshin dito, merong ano, merong manggugulat mamaya. Siguro, naghihintay-hintay lang sila ng tamang pagkakataon. Kasi 5 minutes pa lang din naman tayo eh. So I think they just need like 10 minutes more or 5 minutes more para dito for their marksman para mag-stand out sa laban na to. Pero so far for now, wala pa. Hindi pa ngayon ang panahon ng EBOS SG. Nasa Klo Esports muna tayo. Lance Luke talaga solid eh. 3.6 ang kanyang pera ngayon. So mapatama lang yung mga skill eh. Pag lumapit yan dun sa YSS Punetsung yan, mga kaibigan, promise, itatakmo na yan. Itcha mo na. Talaga namang itantantosan mo na pag nakalapit sa'yo yung Lancelot, mabibigyan ka dyan. Pero itong mid lane, tingnan natin kung makakalaban. Echo, nakatago lang naman. Pokemon mo kung nabigyan, sinaksak doon sa gilid. Pero bouncing ball na ibigay, nasal niya pa nga rin. Patay agad yung isa. Echo na lang ang natitira. Potato dito, magbabalat nga ba ng patatas. Pero si JPN mo kung lalaban pa rin. Pero disengage na lang sila. Pero yung top lane, tingnan mo naman, pumupush pa rin. Ang isang soul dito, talagang napapabayaan. Bottom lane, sumagot naman dito si Gina. Grabe din yung nakita mo doon. Nakita ko, nag-bouncing ball na yung Atlas, ay yung Kufra, pero tinamaan pa rin, tumagos pa rin siya dun sa bouncing ball ng Kufra, no? Natamaan pa rin niya si Pokemon. For that, even though nasa ilalim na ng Torre, bali wala. For this, EVOS SG ngayon ang pinakailangan nila, yung pang-instant lockdown pala dito sa Lancelot. Kasi nakaglibre gala si Lancelot para sa kanila. Ito, at least for the middle lane, 2 against 1. Here comes another 1. JPL dito, backup lang lang din naman. Pero yun nga lang, si Aeon has been taken down. Lalaban pa against 2. Naupo! Uy, ubus yata dito si Soul. Last man standing, but here comes the backup Pokemon. Kasama nga kay mga bow and arrow. Lalaban na lang, figure out, patay pa din. Naupo. Hindi kinaya. Tatlo ang dapa para sa EVOS SG. Nang walang ito kapalit. Na nga ata. Ito na nga ata ang pagbalik ng Klo Esports for the game number 2. Walang easy game. Dito game. Sa series 1. Actually, lahat ng series 1 natin, walang easy game, ha? Laging game number 3. Oo nga, no? So, dito sa Mitel, puro game number 3 uso dito, eh. Walang 2-0 dito, dito, eh. Yung one-sided na laro. Itong tournament na to, kakaiba to. Di katulad sa ano, di katulad sa atin, pagka sinong panalo ng game 1, siya na yung game 2. Pero eto na, tinamaan na naman din dito, DJ, Half-Life. Pero yun nga lang, yung ultimate coming from Potato, hindi lang din nakukonekta. Nadadge nga naman ng crowd control yun, Kuya. Sayang nga naman, kinulong ka na sa Rubik's Cube, nakawala ka pa, ganun katiba yan. Pero ayon dito, mukhang lalaban, wala rin naman backup damage sa kayang i-provide. So disengage muna, abis sa laro, walang tatamaan dito. KSO, naramdaman din ang medyo masakit na damage. Pero si Loser Kid talaga, magiging superhero naman ng game number 2 for the Klo. Pero uy, si KSO, naramdaman, ulanan, patay kay Pokemon, talaga naman binigyan. Naku, dari ka dyan, sir. 10-5 ang ating score, 7 minutes and 32 seconds in our game time. 2K gold lead for the team, Klo Esports dito. Exactly. So, for this 10-5 ang ating score. Naku po, ayun na naman. Si Selena, muntik na, tinamaan lang ng third rose yun. Tutok natin kay Selena. Tingnan nyo yung buhay niya dito. Pachang! Ubus. Naka-BOD na rin. Si Loser Kid, kaka-BOD lang. So, medyo masakit nga naman talaga yung damage sa kaya niya improvide ngayon. 5.4K ang kanyang pera. Medyo malaki kesa sa iba, and mas mabilis siyang makapunta dun sa gusto niyang target. Mabilis siyang mababurst down. Itong Lancelot to si Loser, pagka lumakas to, super loser na yan, syempre. So, talagang di na pwede. Super, syempre, pagka, ayun na, naupo, palalaban na. Si Aeon dito, pumasok lang dito with a setup play from Atlas. Naupo, 5-man engagement na naman. Pokemon dito, running out of life, patay. Trying to escape for this Potato. Ang patatas, babalatan ba? Oop. Uy, ayun na. 4-3 ang patay dito sa EVO Session. For a trade na dalawa sa Klo Esports, Kuya Herb. Malupit. That's what you call the next level play. Nakuha lahat. Atlas is real. Atlas is real. Kaibigan, kitang-kita. Ganun daw mag-tank. Ganun mag-chokeslam, no? Ganun mag-chokeslam. Ganun mag-chokeslam. Pang marami yan, hindi pa isa-isa, no? Saka lahat ng skill nag-connect. Yung ultimate dito ni Echo nag-connect din eh. So talagang tas dash in lang si Loser, 'di ba? Tas turn road. So naging basic yun for the Klo Esports na makapatay nga naman. Pero for EVOS SG, they need to patagalin tong laro. Wala nang tama, patagalin nila yung laro dito. I-hold nila yung game kasi may Yi Sanshin sila, may marksman sila. Alam naman natin pang mga marksman pang late game 'yan. Pero eto na, pagtiyaga na lang din, labanan na 'yan.
pag nakapitas na isa, Gina agad, wag na maghanap pa ng mga high priority target, pwede na yan kahit support. Ayan na nga si Potato, nabigyan na naman, pero uy, mali siya na nabigyan ng Rubik's Cube, nakulong niya yung may ano, yung side grip. Jungle. Si Jungle Bustamante. Si Jungle Bustamante. Nakuha niya dun. Nadali nga. Ayun na. Nagkamali ng tutok. Tutok to win. Oops. Tinamaan na naman. Mga kaibigan na Bissell Arrow. Spotted. Pero bali wala kay Gina yan. Makunachi na eh. Makunachi na. For Claw Esports dito ah. Nauna nang nagka-item eh. Si Loser Kid eh. Tapos ngayon. 10-minute game mark na rin tayo. Almost 10-minute game mark na tayo. Hindi pa rin online si Pokemon. Guya Herb. Matagal. Para kay Pokemon na maging online. Kasi hirap din siya makapag-farm. Then mas mabilis para sa Claw Esports. Mas makalapit sa kanya. And mabigyan siya ng damage dito. Unstoppable force na ibigay. Speaking of damage. Ramdam na ni Pokemon yung damage ni Gina. And meron pang Lancelot kung sakaling hindi siya abutin ng Johid. So yun yung medyo naging mahirap para sa kanila dito. Kaya nga, mga kaibigan. So, for this, 5K gold lead for Claw Esports, 14-8 ang ating score. Kita nyo naman, lamang na lamang ngayon ng Claw Esports. EVOS SG na nanalo ng game number 1, parang nag-iba ang takbo ng mundo ngayong game number 2. Kanina, super win sila eh. Ang ganda nung aggression na pinapakita nila ngayon. Parang sila yung pinahihirapan naman ngayon. Sila yung ngayon, medyo eggles. Nakampante siguro, no? Pwede rin yun. Pero kasi hindi naging ganun kagood yung pick nila lang. Ano. Though na-hold naman ni Soul yung laban. Pero speaking of, Soul, naku po, mabibigyan. And nakano na pala, Holy Crystal dito si KSO. So every time na babagsak yung Feather Airstick niya, masakit na talaga. Kailangan nang indahin ng EVOS SG. Kailangan nilang mag-disengage if ever na may makikita silang ganun. Exactly. Kuya Herb, eto na. Yung Lord na din dito, kukunin na ng Claw Esports, ladies and gentlemen. So, for EVOS SG, ayaw na nilang invade. I-contest. Ayaan mo na, bigay na kanila yung level 1 Lord. Dedepensahan na lang din daw ng EVOS SG, ang level 1 Lord. Dalawa pa lang din, nababawas na torre dito ng EVOS eh. 7K ang pera dito ni YSS. BOD pa lang kanya nakukuha. Wala pang endless battle na nabubo. Samantalang 9K na yung Lancelot. And sumunod dun sa kanya, 8K, which is the Balmond na unexpected pick. Pero naging goods yun for them. So, oops, teka lang, bouncing ball na ibigay dito. Pero DJ, makakawala nga naman kinalahate or tinanggal yung kabilang imahe niya sa kanyang katawan. Parang ano, makaligtas dun sa nangyayaring bakbakan. Pero kailangan nila mag-ingat kasi yung Farsa, pag palapit na yung Sanctuary Lord dyan, mag-feather airstrike lang yun para hindi sila makapag-depend eh. Oo, sure banat na din naman kagad. No? Mabilis lang sila mag-push or mag-minion wave clear. Eto na, ulti din naman dito kagad si Ethan Shield dun sa likod, coming from behind si Kuya DJ doon. Napakalalim lang, pero walang casualty, Kuya Earl. Disengage muna ulit. Walang namatay. Well defended for EVOS SG dito para sa akin. Kasi nagdadalawang intercept si KSO pre na mag-feather airstrike kasi may Abyssal Arrow sa gilid eh. Sa kanya nakatutok. Ano? Yun nga, yun yung mahirap dun. Hindi ka makakapwesto basta-basta kapag merong Selena. Kasi makaka-gangster, matatamaan ka agad ng ano yun. Easy target easy target ka saan niya, no? Hindi ka sinagalaw, kaya matik na tutok bombit to win ganun, mga kaibigan. Mararamdaman mo ang sakit nun. Pero Echo dito, nakaramdam din naman. Medyo makulat na siya. Bouncing ball na ibigay, pero itatago nga pa sa cubits ko. Teka lang, nabigyan pa rin ng isa sa kanila, pero medyo makulat na yung tropa. Makulat na yung ng Claw Esports ngayon. Hindi na nila kayang bigyan dito. Pero sa napapansin ko, Kuya Herb, yung Yi San Shin, sumasakit na din. Okay na yung okay na yung damage items niya. Feeling ko ano nabubuhay niya dito, defensive items na ulit. Pagka nagkabakbakan ulit dito EVOS SG at Claw Esports, may chance na ngayon ng EVOS SG to turn around a team fight. Kasi the damage is real. Online na yung marksman natin dito. Hindi pa nga lang nakakapatay kasi hindi pa nagkakabakbakan. Wind of Nature para naman makontra niya agad yung ano. Mga defensive items na lang. Yung damage na kaya i-provide niya ni Loser ID. O kaya Rose Gold Meteor. Rose Gold Meteor or Wind of Nature. Yung dalawa dun. Pero kahit basta or kahit nga mag-queen swing siya diyan okay lang eh. Basta 'tong importante, huwag siyang ma-burst nung Lancelot nung lalapit. Kasi pagkauna siyang namatay dito, tapos ang boxing, wala na silang damage output. Wala silang damage. Mobile Legends. Tapos ang Mobile Legends diyan.
labas yung prinsesa dyan, mga kaibigan. Pagka natapos talaga na matindihan. So, napapansin natin dito, medyo Ibus SG, gumahanap pa ng tamang timing, gumahanap ng tamang pwesto. Pero sa Chloe Sports kasi, ang pinakamagandang ginagawa sa kanila si DJ. Kasi halos lahat ng setup ng Fatal Links na connected sa tatlo, sa apat. And grabe na siya mga aggressive kasi alam niya kaya niya saluhin yung damage. Kayang-kaya, basta sama-sama. Ginamitan na naman ng ulti din naman, mga kaibigan. Hindi na nila tinipid yung Atlas dito. Tinanggalan na ng Immortality. Naku po, ay, gusto pa ng Chicken Joy. Si Aeon dito pumasok. Ay, naku po, Romeo. Pero no, nice touch. Ladies and gents, for that, hindi mamamatay isang Kufra. Terminal kill pa nga. Naku, yun lang. Diyos kumiyo, Ginoo with that mega kill naman for this Balmond. Naku, Balmond is ito real. Ito na yung Ibus SG mo. Lalaban na, mga kaibigan. Sayang nga naman yung pagkakataon na yun. Katulad sinabi mo, hindi nang tinipid ng Ibus SG yung mga skills nila para dito sa isang DJ. Kasi yun yung kailangan matanggal eh. Pag natanggal nila yon, wala na lakas yung Klo. Kaya nga, mga kaibigan. So, maganda nga yun. Good priority yun for Ibus SG, mga best. Diba? Mapatay-patay lang nila dito si Lancelot. No problem. Okay, oh, no problem. Wala nang problema agad dito for Ibus SG. They can make, or they can turn down objectives kaagad against Klo Esports. Pero problema din, for Klo Esports, ang ganda ng ginawa nila, kahit mamatay yung core nila, naka-wave naman yung mga minions. Bali, wala. Walang napala ngayon yung Ibus SG. Ni bumasag ng tore, hindi na dagdagan. Dalawa pa rin. Lang. Ayun na, yung Rubik's Cube, medyo masakit na nga rin. Pero Federer Strike, tingnan mo naman, dalawa, sakit. Tinamaan. Potato dito, nangangamba na. Kailangan niya nang umuwi. Kasi pag di siya umuwi, ay kamamatay niya yan. Hanap ka na ng mama mo, uwi ka na daw. Pero eto na. Tamang pwesto lang. Eto, dito magkakaalaman kung sino makakuha. Maraming pang nakaw dito yung Chloe. Eto na may ulti siya ni Palmond eh. Diba kasi yun yung madalas ka pinangnanakaw din eh. This is it, may retribution pa. Pagalingan mag-ano dito. Hindi. Si ano lang pala, si Lancelot lang yung may retribution. Pero nahuli na naman yung tank. Naku po, this is gonna be a problem. Walang tank ngayon ng Chloe Esports. Bakit ngayon pa nagpapatay kung kailan crucial, may Lord ni. Ito pa. Tama ka dyan. Ito pero pa, dadamay pa nga. Mga kaibigan, nandito si Soul. Kung Echo and Soul, nabigyan. Pero makakatakas lang din naman ang isa sa mga players dito ng Klo Esports. Kasi medyo makunat-kunachi na rin kahit pa paano yung Ibus. Kasi medyo ilang minuto na rin naman ilang nakalipas. Ilang minuto na, may item na yung Yusen Shin eh. Hindi na biro yan. Ayan o, tinan mo. Normal attacks lang. Sukit ng damage. Nabig yan. Unstoppable force para kay Pokemon. Tignan natin mga kakakas nga ba si Gina. Pero eto na ngayon, si paring Ion. Walang tinamaan. Pero yung Lancelot, sinaksak. Papay agad yung isa. Pero si Soul mo ang lalaban sa dalawa. Tingnan natin kung sino nga ba mas malakas sa kanila. KSO lumipat na kabilang mapa. Dun sa top lane o dito sa bottom lane. Sinusuntan. Binigyan ng upcourt. Patay agad. Laban lang din naman dito. Meron pa. Soul laban kay Echo, mga kaibigan. Pero eto, tumasok lang din naman si Lancelot sa kabilang banda. Yun, wipe out ang Ibus SG for the very first time. Klo Esports, pwede lang rektahin to sa middle lane. Wala nang Lord, wala nang pansinan. Wala nang pansinan. Rekta gameplay na to. YSS kasi guys, hindi siya naka-uwi. Tapos nag-feather airstrike pa dun siya, no? Si Farsa. Talagang kitang-kita siya dun. Tapos ang Mobile Legends para sa Ibus SG, mga bases. Pagkaataw na nilang eto na, may de-defensang isa. Tingnan natin. Pero hindi kaya. Sili na lang to. Rektahan, no? Tapos. Rekta. Tapos. Nabigyan, well played dito para